Hey, Tambalan na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hyala. Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. Is a feel good Thursday. Merry Christmas. Merry Christmas mga kabisyo. Pasko na sa Pilipinas. Yes. Woo, sarap. Our favorite season has begun. Kaya para lahat dun sa mga kabisyo natin na nag-asam na pumayat, wala na pong chance. Start na ng bear months. Yes. So, umpisa na ng mga festivities. Kainan. Correct. Umpisa na yung pagpunta-punta sa, well, I'm sure pumupunta na kayo sa mall, pero with the intention of, buying gifts. Yes. Already. Pwede nga, ito na rin yung panahon na na-realize mo. Hala, magpapasko na naman pala, hindi pa tayo nagkikita ulit. Yan yung mga eksena niyo sa mga kaibigan ninyo. So, yung eksena ng pagpapapayat, wale. Next year na po. New Year's resolution na naman siya. Don't worry. I-claim natin na abutin pa tayo next year. Oo naman. So may chance ka pa. Sa true. Diba? Pero pwede din naman ngayon, para bago dun sa talagang kasagsaga ng mga kainan, pwede na rin naman umpisahan. Diba? Pero wag po nating plastikin ang mga sarili natin. Life is short. Kainin mo na yung cake na yan. Charot. Eh, diba yun nga yung tanong natin kahapon sa FansCan? Na parang, ano nga ba ang tamang paraan ng pagpapapayat, mag-exercise. 'Di ba? Tapos ano yung pangalawa? Huwag kumain. Yan, or letter C. Huwag kang umasa. Yan. Doon na talaga tayo sa letter C. Kasi mahirap nang umasa talaga pumayat ka ngayong season na to. Sunod-sunod. Tama yung sinabi mo, partner, sunod-sunod. At masarap namnamin yun eh. Correct. Masarap namnamin yung season na ito na nagkakainan yung mga tao. Tama. Parang may mali. Nagkakainan yung mga tao. Hindi, ikaw lang nag-isip ng mali siya. parang hindi, zombie. Diba? Totoo yan. Laging super. May kainan. Correct. Tsaka parang extra siya. May, alam mo naman ang Christmas season, lalo na dito sa Pilipinas. Meron siyang extrang emotion. Diba? Ako nagising ako partner ng parang extra, feeling extra special. Ganun. Parang extra feel good. Oo. Ganyan. Kasi Pasko na dito sa Totoo. Pilipinas. Pero syempre partner, kung Pasko dito sa, umpisa na ng Pasko sa Pilipinas. Ang merong kaaga-aga, una ko nabasa yung message ng isa nating Tambalanista since fetus siya. Yan. Tambalanista since I was a fetus. Yan. OFW ng Taiwan si Benny. Sabi niya, syempre Pasko na naman. Umpisa na naman ang Pasko sa Pilipinas. Pero kapag kaganito, pag sa mga OFW, ang eksena talaga is doble din ang stress. Mm-hmm. Kasi syempre isipin ang yung mga reregaluhan, yung umaasa sa kanila, yung mga gano'n. Nagtatanong kung paano magbabudget. Nako. Okay. Alam mo yung pagbabudget na yan, hindi, depende talaga sa budget. May babudgetin ba? Kasi kung wala naman tayong babudgetin, huwag na natin problemahin. Wala naman palang babudgetin eh. Pero gets natin, while dito sa Pilipinas, ramdam na talaga natin yan. September 1 pa lang, lumabas na si Jose Marichan. Yes. Nagre-repost na, ayan na siya. Lumabas na siya, fully. Hindi na lang bumbunan yung manakikita, di ba? So talagang fully, lumabas na talaga siya. Nag-share na tayo ng mga videos ni JMC. Sabi nga, ang Super Typhoon ay pinalitan na ng pangalan. Nagngangalang Jose Marichan. Kasi may Super Typhoon daw eh. Nagbago na ang pangalan, Jose Marichan. Ganyan. While ganyan tayo, tapos siyempre, kapag September 1, tinutugtog natin yung tuloy pa rin ang Pasko ng Tambalan. So talagang ganun. Yung OFWs, tama nga naman, no? Nag-iisip may na sila, ito na, Pasko na naman. Ine-expect na naman ako sa lahat ng mga bagay-bagay. At saka ang pinaka-stressful at malungkot para sa kanila partner is that they've given so much to their relatives in the Philippines, pero hanggang video call lang sila. Aww. Yun talaga yung katotohanan. Totoo na parang yun. Talagang tinodo nila, nag-overtime, pinag-isipan lahat ng mga pwedeng ipadala sa Pilipinas. Tapos ang ending, diba, ang ending ay
video call lang sila. Correct. Totoo yun, no? Although nakwento na ng maraming beses ito ng Tambalan, na ibang mag-celebrate talaga ng Pasko yung mga Pinoy, of course, at yung mga Pinoy na nasa ibang bansa din. Diba? Sabi nga ako, may mga kamag-anak na talagang sabi, hindi nila namalayan, ay lumipas na pala yung Pasko ng ganun-ganun na lang. Totoo, at totoo, yan. Literal po yun. Kasi sa atin, ninanamnam natin, September 1 pa lamang hanggang January, namnam natin yung spirit ng Christmas. Sila, gustuhin man nila, parang hindi masyado. And yung sinasabi ni partner na video call, may halong inggit po kasi yun eh. Correct. Diba? May halong pangungulila. Diba? May kantang ganun eh. Nangungulila ka sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas kasi lahat tayo nag-e-enjoy. Correct. Tapos sila nagtatrabaho, di ba? Tapos sasabayan mo pa ng malulungkot na mga Christmas songs. Totoo yun. Di ba? Christmas song ba yung sana'y di mag- Christmas song ba yun? Mali. Ay, di ba? Kasi yung Mother's Day yun. Mother's Day pala. Sorry, nalito ako. Hindi, kasi parang feeling ko kapag panahon ng Pasko, parang extra emotional. Parang extra emotional eh. Di ba? Kaya yung sinasabi mo, partner, may halong sana all nagse-celebrate, yes. 'Di ba? May halong inggit, ano ba yung termo na ginamit? Inggit na pangungulila. Oo, nangungulila, ganun. 'Yun talaga yung uwing-uwi sila. Uwing-uwi sila kapag gantong season ng Kapaskuhan kasi alam nila paano mag-celebrate ang Pilipinas ng Christmas. At yung totoo, nakakalungkot din yun na parang okay, hanggang video call na correct. Lang ako. O, diba? Diba? Na parang sana, yung nai-imagine mo kasi yung sarili mo na sana nandun ako, isa ako sa mga nag-aabot ng mga 20-20, isa ako sa mga nagbe-bless o sa akin nagbe-bless. O di naman, kaya nakikigulo ko sa ano yung part ng prayer, ito ang part ng prayer tuwing nga Christmas season eh. Sana po may parking, yung mga ganun ba? Part ng prayer talaga kasi parang lahat ng tao nasa mall. Hindi ka kasama doon, di ba? Yun yung mga wini-wish mo eh. Sana mag-Christmas rush din ako, yung mga ganun. Kaya isang matinding na pagpupugay para sa lahat ng mga kabisyo nating OFW. Ang galing po ninyo kung paano po ninyo minamanage yung pagbabudget, yes, by you know, providing for your families here in the Philippines and at the same time managing the sadness. Correct. Diba, na kahit anong tindi ng inyong paghihirap, eh hindi kayo kasali dun sa celebration. Dun lang kayo sa paghihirap na part. Dun sa celebration, hindi. Tapos yan ay yung mga maaawa sa sarili, sisisihin yung gobyerno, di ba? Bakit ang hirap kasi ng Pilipinas? Bakit walang opportunity sa Pilipinas? May ganun eh. Ano na siya eh. Ano, salasalabit na eh. Ganun. Di ba? Kaya ang galing po ninyo kung paano po ninyo na mamanage lahat ng mga isipin na yan. So mabuhay po ang mga OFW. Correct. Although pag nakausap mo din naman yung ilan sa kanila, may happiness din naman kahit papaano sa puso nila. Kasi alam nila, yung perang pinaghirapan nila nakapagpasaya ng pamilya sa kasi true. Nagpadala sila eh. Correct. Diba? O, bigay mo nga to kay ano kay Mudra at siya na bahala mag-budget para sa Noche Buena ninyo. O ito yung ano, yung itong amount na to para sa mga inaanak ko kasi baka pumunta sa bahay natin, wala tama. Ako eh. Pakisabi, nandito ako sa Hong Kong o nasa Australia ako, hindi mo na makaka-uwi. O ito, tag-isandaan sila. Tama. Diba? At yun, nagbibigay ng happiness para sa kanila yon. Alam mo, isa pang nakakabilib kung paano nila dinededma din yung mga ibang hindi naman nila ka-close pero message sila, di ba? Kasi alam mo naman, kapag ka OFW, iniisip, nasa kanya na solusyon ng lahat ng mga problema, di ba? Yung ganun, kaya nakakabilib din eh kung how they also manage yung those people at paano nila minamanage na mag-know at paano nila minamanage yung chichismisin sila pagkatapos nilang mag-know, di ba? Totoo yun. Ang galing ng mga OFW. Hindi ko po kaya yung ginagawa po ninyo. Kaya if you think na parang walang say, yung may mga ganun ka feeling eh, para saan itong ginagawa ko, ganyan yung parang bakit nilalagay ko yung sarili ko sa matinding lungkot. Bakit ako nagsasakripisyo ng correct, ganito? Pwede diba? Ko na makasama talaga yung family ko. Tama. Pero ang galing po ng inyong mga ganap. Nakakamiss man ang Pasko sa Pilipinas. Mas mamimiss din po namin yung mga padala po ninyo. Pag biglang bumalik po kayo dito kasi miss na miss yun yung Christmas. Diyan lang kayo. Habang nandiyan kayo, masaya ang Noche Buena ng mga kamag-anak. Ganun. Correct. Ako, at sobrang ano din, no? Tama yung binanggit na yung paano yung pagbabudget. Kasi hindi lahat ng tao ay kayang taglayin yung ganong klase ng skills. Yung pagbabudget. Oo. Ako naniniwala ako, talent yun eh. Skill po yung pagbabudget. Kasi may mga tao talaga malaking kumita pero walang naiipon. Totoo yan. Kasi yun nga, hindi niya skill yung pagbabudget eh. Skill niya ang add to cart.
Sa bagay, oh, skill din nandun, yun. Lalagay mo yun, ha? Oh, lalagay mo yun sa ano mo. Sa resume mo. Hindi sa, kahit hindi sa resume, Facebook profile. Diba? Skill. Add to cart. Oh, ikaw ba naman? Skill din yun, ha? Oh, totoo ikaw naman. Ba na magbabad ka ng ilang oras nun, eh? Oh, hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Gawin yun, diba? Oh, ikaw talagang dilat na dilat yung mata. Add tama. Diba? Abang-abang sa sale. Oh, diba? Skill nga rin, diba? Tama ka dyan, partner. Diba? Na, sobrang saludo din tayo dun sa mga taong ang galing pong mag-budget. Mm-hmm. Na parang napagkakasya yung sweldo na 20 mil sa isang buwan, yeah, na talaga napapaikot ng husto, and at the same time nakakapag-save pa. Diba? Oh, ang galing nyo po doon. Samantala may mga tao kumikita na ng 100,000 piso isang buwan. Oo, pero kinukulang pa rin. Correct. Diba? So wala kami maibibigay. Wala kami maiambag kami kasi hindi tama. Yun talaga yun. Wala kami maiambag talaga dyan sa pagbabudget na yan. Wala kaming ambag dyan. Tanong ka sa Department of Budget. Budget and Resource Management. Oh. Ganon. Kung saan man yan. Bahala ka na, hanapin mo. Diba? Basta wala sa amin ang sagot. Paano nga ba yung tanong kasi na OFW natin na yun na si Benny, para bigay ng budget tips for them. Okay. Paano? Wala. Ako hindi ako ano, hindi ako magaling sa ano sa budgeting. Oh, ganun. Si Tsuper yun yung answer, yung sinabi niyang example siya talaga yon. Siya talaga kanina. Na parang laging kulang, di ba? Saka yung mga magagaling talaga mag-budget, yung kahit meron silang extrang pera, yung extrang pera nila hindi nila i-add to cart, i-invest pa nila sa ibang bagay. Mm, di ba? Hindi eh, doon na kami pag nagkapera kami, add to cart agad. So wala na. Wala na. Bili na ng bagong headband, bili ng bagong relo, bagong sapatos. Ganyan, di ba? Life is short, buy the rubber shoes, ganon. So pag ba-budget, budget tips, ay hindi kami talaga yung tamang tao dyan. Nakaka-lurk. Uy, ang dami nating viewers, 1,200. Wow. Sa Facebook. Thank you. Good morning po sa inyo. Salamat, salamat. Oh, talagang sobrang sarap kasi pag-usapan ng ano, ang mga ganap sa Pasko. Correct. O ito, usapang Pasko with OFW pa lang to. Tama. Ha? Yung mga OFW natin mabubongga. Oh, diba? Oh. Tsaka yung sinasabi natin, partner, na sa Pilipinas, extra talaga masaya. Totoo talaga yun. Sobra. Eh. Oo. Walang ano, walang katulad. Correct. Ang celebration ng Pasko sa Pilipinas. Meron nga akong kaibigan na nasabi ko, anong klaseng eksena kapag ka Christmas dyan sa New York? Ganyan. Tapos sabi niya, alam mo, sa mga movies kasi, parang ang dating is napakabongga nito, tapos ang saya ng snow, tapos sinuslow mo nila yung mga ganyan. Sabi niya, pero hayop! Sabi niya, hayop! Nakakagalit yung snow! Nakakagalit yung snow. Di ba meron nga tayong isang Tambalanisa na nakausap before na in terms of weather, pinaka-perfect sa Pilipinas. Mm-hmm. So yun nga, anyways, balik tayo dun sa kaibigan ko na nasa New York. Sabi niya talaga, hayop! Hayop talaga! Sabi niya. Ginaw na ginaw siya. Ginaw na ginaw siya. Ultimo daw pag-angat ng zipper, ng jacket, mm-hmm, pagbaba ng zipper, ng pantalon, kapag ka wala kang gloves, isa itong matinding pagsubok. Sabi isipin niya, yun, no? Ano yung mga picture? Hindi yan masaya! Hayop! Sabi niya. Baka sinisisi lang niya sa weather. Oh. Pero pwedeng ano din yun, a sign of old age. Eh. Di ba yung mga na hindi na maigalaw yung kamay? Sa bagay. Hindi, pero younger to sa arthritis akin. Arthritis ba yun? Oo. Hindi younger to sa akin, partner, so hindi niya pa problema yan. Kung tayo siguro makarating doon. Alam na this. Ano ka ba, partner? Bagyo nga lang, nirarayuman na tayo. Paano pa ba yung ano? Oo, diba? Nga. So imagine ninyo yun. Tapos sabi niya, ang bilis lang. So yung Christmas as in literal na December 25 lang. Oh, yes, yun lang. Yes, totoo yun. Tapos minsan lunchtime lang of December 25. Correct. Yun lang yung parang time off. Kung nagkataon daw na weekday, tapos talagang may trabaho, trabaho talaga. Dito, totoo, talagang nag-aawayan po kung sino ang magli-leave. Nag-schedule po sa mga leave, ganyan. Dito na yung month na ginagamit lahat ng mga leave, di ba? Yes. Sabi niya, sabi nung friend ko sa New York, dito sa ibang bansa, hayop! Walang leave! Sabi niya. Tuloy ang kayod. Tuloy ang kayod. Tuloy ang trabaho. Totoo ganyan. Isa pang ano, namimiss ng mga ano, ng mga OFW kapag umuwi talaga dito. Alam mo, naiintindihan nila niyo, yung pera naman paikot lang eh. Oh, naman. Umiikot-ikot lang. Mm-hmm. Kunyari meron kang limang anak ka, 'di ba? Yung mga anak mo na 'yon, nakakuha na maraming aginaldo. Mm-hmm. Tapos yung aginaldo na 'yon, ibibigay mo din sa inaanak mo.
'di ba? Ikot-ikot lang siya. Ano? Diba? Yan yung dahilan kung ba't yung mga bata ayaw ibigay sa magulang yung ano, pinamasko eh. May mali dun eh. Ano ulit? Ano? Kunyari may mga anak ka. Oo, namasko sila. Namasko kunyari sa akin o sa mga ninong nila o sa mga ninang nakakuha ng 200 okay. O 500. Mm-hmm. Yan, syempre kukunin mo 500. May mamamasko sa'yo mga bata. Ibibigay mo. Yan yung mali diba? Yan yung rason kung bakit yung mga bata madamot sila. Walang tiwala sila, sa nanay. Walang tiwala sa mga magulang. Pero yun talaga yun. Oh. Pinapaikot sila yung pera, pinapagod yung mga bata eh. Oo nga, pasasayuin nyo ng matindi. Lahat ng mga ano sa'yo, tapos kukunin nyo yung pera. Tapos sasabihin ninyo, bibili. Bibili nyo ng laruan. Correct. Bibili nyo ng mga diba? Ganon. Itatabi ko muna. Oo, correct. Ako na mahala magtabian na. Ilalagay natin sa bangko, mga ganon. Pero alam mo, come to think of it, kahit may mga, sabi nga ni Boyet dito sa ating Facebook Live, may trust issues na tayo pagod sa mga magulang natin. Come to think of it, kapag ka bata ka din kasi, diba? Hindi mo pa rin naman yan alam i-handle. Hindi mo rin naman alam yung value ng pera. Diba? So, ibig sabihin na utu tayo ng nanay natin, no? Hindi naman masyado, partner. Nagigilty ako. Nagigilty ako kasali din. Hindi kasi in a way, diba, inuutu tayo ng mga magulang natin. Inuutu tayo nung araw. Diba? Lahat ng napamuskuhan natin, hindi naman natin na-keep eh. Kung meron man tayo na-keep, yung mga barya. Yung parang masabing yung wallet natin, kahit hindi naman natin naiintindihan yung value ng pera pa dahil bata pa tayo. Mm-mm-mm. Masabing may mga laman kasi nga naman Pasko, 'di ba? Pero yung mga malalaki, yung talagang itinodo mo yung sayo tapos nakalimandaan ka doon, 'di ba? Nasa magulang mo 'yon, 'di ba? Tapos minsan may isip mo, nga no, nasa na yung 500. Pero dahil na bata ka, inosente ka, hindi mo naman itatanong, hindi mo naman i-accounting, ganyan. Kasi nga bata ka, palibasa kasi, matanda na tayo, nagkamali siya na tayo, doon natin na-realize, yan, may mali. May mali talaga. Oo, totoo talaga yun. Kasi naalala ko nung bata ako, ganun din ang sasabihin sa akin nung nanay ko, kaya ng tatay ko, sige, bili ka na ng paborito mong laruan. Kasi nga may aginalduhan ka na eh. Di ba, may nakuha ka ng aginaldo sa galing sa mga ninong at ninang. Tapos ang uso ng mga bata tayo, yung piano na maliit. Yung 1-1-5-5-6-6-5-4-3-3-2-1-1-2-1-5-4 muna. Ay, tama, 1-1-2-1-4-3-1-1-2-1-5-4. Yan, yung piano na yon. Tama, ganun. Tama. Eh siyempre, ano yun yung mga bata, kumbaga sa atin, trending, di ba? Kung noong panahon natin, nabili ko na yon, 25 pesos. Oo. Ano to yung pencil case? Walang pencil case, standalone na ganun lang. Maliit? Nabibiling ganun lang. At meron din ganung piano na nakasalpak sa pencil case. Yun yung gusto ko, yung pencil case. So 25 pesos yun that time. Sabi ko, ay 100 yun na aginalduhan ko. Sabi ko, may 75 pesos pa ako. Ay, alam mo na mag-compute? Ako hindi ko alam mag-compute. Noon, ilang taong ka na noon? High school. Okay. Namamasko pa. Ito lang ang gusto namin sabihin, ha. Kung kayo po ay teenager na, huwag na po kayong sumasayaw. Meron pong iba na yung meaning eh. Sorry na po. Alam mo, sorry ha, isingit ko lang. Natandaan ko, merong namamasko sa atin dito. Nagsimula siya namamasko. Bata pa lang siya eh. So, nung sumasayaw siya, parang okay lang naman. Nakakatuwa. Nung nagdalaga na parta, nagkakadede na. Nagkakakurbay ng katawan. Tapos nung sumasayaw siya, parang hindi na masaya. Parang may mali na pag may mga nanonood. Hindi ko lang kung ako lang yung may mali siya. Pero parang hindi umay eh. Kasi pwede na kasi maging dancer. Di ba? Alam mo yung ganun? Pwede na sa Japan. Kaya nga eh. Pwede na Jumayuki. Jumapayuki. Jumayuki. Jumapayuki. Oo, Jumapayuki. Mga ganong steps na. Oo, diba? Yung mga steps. Saka yung mga pangmalakihan ng kita na. Diba, tingnan mo parte, yung step na ganito, yung parang yung kembot-kembot. Pag bata, okay lang eh. Pag 16 years old, na gumaganon-ganon. Di ba? Parang meron ng, parang may mali siya na friend. Pwede na ipa-audition kay Kuya Will. Pwede na. Tama ka doon, Kuya Boy. Diba? So, ibig sabihin, pwede na siyang kumita ng sariling. At higit sa lahat, may mali siya na friend. So, kung ang anak mo ay mas nandiyan na si 16-15, nagkaroon na ng monthly period, huwag mo na pasayawin. Ano ba? Pwede namang magbigay yung ninong at ninang ng ano. Hindi niya siya kailangan pasayawin. Kusang loob. Kusang loob na lang. Kasi ang pangit na, promise. Hindi na siya maganda tingnan. Tsaka feeling ko, pag mamamasko ko, hanggang grade 6 lang. Ganun. Kaya ako, partner, kapag ka... Huwag na po pag high school, huwag niyo nang baybayaan yung mga anak niyo mamasko. Okay na yan. Sakto na yan. Diba? Kaya ako yung mga inaanak ko, hanggang nandun sa age na pwede silang bigyan ng laruan. Pag hindi na sila nabibigyan ng laruan, the subscriber cannot be reached na.
Oh, anyways, balik tayo sa kwento mo. Basta elementary days. So, 100 days, pesos yung napamaskuhan mo. Nakabili, nagpabili ka nung piano na 25 pesos. So, may 75 ka. Oo, sabi na nanay ko, ako na bahala magtabi nito, anak. Tapos may pahabol pa yung ano yung isa kong tita na nagtatrabaho that time sa Singapore. Nagpadala sa akin ng tanda ko yun, 10 Singapore dollars. Eh, syempre, malaki yun eh, di ba? 10 Singapore dollars, kulay parang red or pink yata yun, yung tanda ko nun. Tapos, hinayaan ko, sabi na nanay ko, itatabi lang daw eh. Tapos, sumalaki na ako, nare-realize ko, Nay, di ba may patago akong 75 pesos tsaka 10 Singapore dollars? Sabi niya, di ba hiningi mo na sa akin? Yan! Magsisinungaling. Babalik ta rin pa yung kwento. Eh, samantalang ikaw lagi, di ba, at the back of your mind, lagi sinasabi, alam mong may pera ka, nakatabi. Correct. Pero nung sinagot sa'yo ng nanay mo, parang hiningi mo na sa akin. Oo nga. Oo, diba? Mas mapag-iisip ka din, sinungaling ba yung sarili ko? Mali ba ako? Diba? Pero on the other hand, mas ma-handle naman din kasi talaga nila at mas kailangan din nila yun eh. In all actuality, sa katotohanan lang, mas ma-handle nila yung pera kasi kung i-allow ka nila, edi binili mo nang binili yan. Yes. Diba? E di wala kayong pang noche buena partner kasi kakabili mo. E makakatulong naman, dagdag din naman yung panghanda ah. Correct. Sa madaling salita mga kaibigan, ang income ng bata ay income din ng nanay. Oo. Kaya sa madaling salita, sa mga ninong at ninang, lakihan nyo po kasi nakakahiya naman po sa nanay. Pinagbihisin yung mga anak niya, nag-commute ng malayo. Yan. Pinuntahan ka dyan sa lugar mo, di ba? Tapos bibigay mo lang ganito na. Alam mo na talaga kapag ka adulting is real, kapag ka ikaw na ang gumagastos kapag ka Pasko. Yan, di ba? Alam mo na talagang adult ka na kapag ka ganyan na eksena, na nagre-reklamo ka na sa mga inaanak, nagtatakas ka na sa mga inaanak. O alam na this, matanda ka na talaga. Kasi hindi na ikaw yung binibigyan eh. Totoo, ikaw na yung nagbibigay. Oo, diba? Ang dami nating 1-4 viewers na tayo sa Facebook Live. So marami tayong mga Tambalanisa relate sa mga ganon. Yung mga pinamaskuhan nila, kinukuha ng mga magulang. Diba? Minsan nakakasamaan ng loob. Pero sa totoo lang, mas alam din kasi talaga nila. Tsaka yun, naman yun talaga yun. Hindi talaga dapat humawak ng malaking amount ang mga bata. Correct. Kapag ka nagdadamot ka, may ano yan eh. Merong mga kaakibat na mga hindi magagandang pangyayari. Kasi natatanda ko nangyari yan sa akin, partner. Nagdamot ako ng chocolates. Sabi ko, ako lang to, sa akin to binigay eh. Ganyan. Tinago, pinagkatago-tago ko talaga sa cabinet. The next day, partner, puro ngat-ngat ng daga. Ganon din. Hindi lang yung chocolate mo, pati yung damit mo. Pati yung damit ko kasali. Diba? Pagkadamot-damot, pagkaganyan, meron ding nangyayaring hindi maganda. Tsaka again, yung mga mas older sa atin, yun, sa inyo, yan. Kasi old na kami, yan. So yung mas old sa inyo, which are your parents, sila yung mas alam nila yung pag-handle. Diba? At okay lang din naman kulitin sila kasi pera nyo din naman yan. Diba? Correct. Good luck sa mga, sa mga mamamasko. Junakis or anaka na makakatanggap ng pera o malaking aginaldo, ibigay mo sa nanay mo yan. Yan, diba? Si nanay mo bahala dyan. Si nanay mo. At yung mga nanay naman, huwag naman pong abusuhin. Tapos biglang nasa bingguhan ka. Biglang nagbibingo ka. Biglang nasa tong its ka. Biglang itinaya mo sa ganito. Hindi. Diba? Meron pong sa iyo yan, kumbaga nga sa banko, ITF, in trust for. So, ibig sabihin, ibinigay muna sa'yo. Huwag mo naman ipambingo. Siguro doon mo for the sake of the whole family din iti. Okay, dogs? Merry Christmas po! Yes! Our favorite season has begun. Pasko na po sa Pilipinas. Mga kabisyo, tuloy-tuloy ang Facebook Live para sa ating fanscan. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Tsuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Lady Chris Tsuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Tsuper. Nicole Hyala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Thank you.
Nicole and Chris. Good day sa inyong dalawa. Gusto ko sanang isulat ang totoo kong pangalan, pero itago nyo na lang ako sa pangalang Amelia. I am hiding behind this name, hindi dahil nahihiya ako, but because I want to protect the identity of my kids. Mahal na mahal ko sila, at proud akong maging nanay nila. My two girls were diagnosed with autism spectrum disorder. Malamang hindi na bago ang kwento ko. Ang dami na din namang cases ng autism sa Pilipinas. Still, I am sure, iba-iba kami ng kwento at pinagdadaanan. Marami naman akong kakilala who show their sympathy and understanding, pero madami din na hindi tanggap ang mga anak ko, lalo na when they have their episodes. Honestly, kahit ako na nanay na, minsan naubusan din ng pasensya kahit anong pilit kong magbigin. Tao din naman ako at hindi perpekto. Yun nga lang, kapag sa ibang tao ko nararamdaman ang rejection, nasasaktan ako. Nadudurog ang puso ko. Naiiyak. Through the years, I learned a very painful truth. Kahit napakarami kong kamag-anak at kaibigan, walang ibang tatanggap at magmamahal sa mga anak ko unconditionally kung hindi kaming mga magulang nila. Madalas akong maiyak at mag-alala kapag naiisip ko ang magiging buhay nilang magkapatid kapag wala na kami ng tatay nila. May mag-aalaga at tatanggap kaya sa kanila? Baka may magsabi pa na nag-iwan kami ng problema. Harsh, pero yun ang realidad. Kaya minsan, hindi ko maiwasang isama sa dalangin ko na kung kukunin na kaming mag-asawa, sana isabay na lang ang mga anak namin. May isa kong kakilala na may anak din na special child. Sabi niya, Amelia, huwag kang mabahala. May tiket ka na sa langit dahil sa mga anak mo at sila din sure na ang tiket. Nasa iyo na lang kung gusto mo nang i-avail. Natawa ko nung una kung narinig ito, pero ang mga katagang ito ang binabalik-balikan ko kapag pinaghihinaan ako ng loob. God chose me to be their mom for a reason. I try not to be anxious on what the future holds, but live in the moment. Ang higit na importante ngayon ay sulitin ang panahon na kasama ko ang mga anak ko. Habang may pagkakataon, sisikapin kong mag-isang mabuting magulang sa kanila. Tutulungan ko sila sa kanilang mga pangangailangan upang pagdating ng panahon, they can be independent and productive sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Kahit minsan mahirap dahil feeling ko wala akong mahanap na tulong, magiging matatag ako for my girls. Thank you for reading my letter, Tambalan. God bless sa inyo at sa inyong programa. Ang inyong tambalanista, Amelia. Hello, Amelia. How are you? Yan ang title ng kwento ng Mahiwagang Buranay ay Special Mom. At alam mo what really struck me was yung sinabi niya na
I was given this child for a reason. And I was chosen to be the mom of these kids for a reason. So ito yung napakagandang mensahe para sa lahat ng mga struggling with their kids, anuman ang issue. Mm-hmm. Diba? Pwedeng ang issue ay katulad nito, merong autism, o kaya anuman ang issue. Diba? Minsan may isip mo, bakit sa akin napunta tong batang to? Bakit parang ang hirap niyang palakihin? Bakit ganun? Mm-hmm. Diba? Nothing happens by chance. Tatandaan nyo nan. Everything happens for a reason. And there is a reason why ikaw yung nanay niyan. Ikaw yung tatay niyan. Diba? May rason kung bakit ikaw ang lolo't lola ng mga apong mm-hmm. yan. Diba? May rason eh. Pwede yes. namang iba eh. Pero ikaw yung lolo at lola. So ikaw yung magsosuporta. Ikaw yung nanay at tatay. At ikaw yung magsosuporta. Alam Totoo. Mo, gets ko yung ano eh. Later on the podcast, I will let you know about, meron akong isi-share po sa inyo about it na ano ba, medyo private, medyo controversial. Charot, para lang makinig kayo. Pero hindi naman talaga controversial. Wala lang, para may aaminin ka sa kanila. May aaminin ako sa inyo, guys. Ito na naman, may another revelation yan, mga kaibigan na to watch out for. Ayan na naman, kapag ka-podcast talaga. Iba talaga. Alam na mga loyal podcasters na yung mga hindi po namin kayang sabihin sa radyo ay nasasabi namin sa podcast. Yan. Antabayanan nyo yan. Antabayanan nyo po yan. Charot, diba? Hindi, meron ako isi-share mamaya. Pero mamaya na. So anyways, okay. Babalik tayo dito kay Amelia. Alam mo, minsan kaya tayo nakakapag-isip ng mga iniisip nating negative kasi napapagod tayo. Na, 'di ba? Kapag hindi naman tayo pagod, ayos lang eh. Kinakaya natin lahat. Kaya lang kapag dumadating talaga tayo dun sa point na we're so saturated, talagang pagod na ako. Talagang parang feeling mo lahat ng problema ay nasa iyo kasi pagod ka. Itulog mo muna yung girl. Hindi, ask for help. Diba? Yes, para i-rest mo. Ako naniniwala kasi ako, you cannot give what you don't have. So, kapag ka nararamdaman mo na parang feeling mo, pagod na ka na, hindi mo na kaya, it's okay to take that break. Hindi ka masamang nanay kapag ka naisip mo na to take the break. Baka kailangan mo lang mag-recharge. Pero, pero gustong-gusto ko yung, ano, yung mindset mo na talagang you'll do everything for your kids. Gusto namin yung sinabi mo na you'll teach them to become independent and productive. Yun talaga yung best na pwedeng maituro sa mga bata. Kasi sa totoo lang, gusto naman natin, diba, na mauna tayo kaysa yung mga anak ang mauna. Oo naman. Diba? Yun naman. Walang sino mang magulang gusto na intention na mauna ang correct. Mga anak ko. Tama, 'di ba? Gusto natin na mas magtagal pa sila. Mauna yung natural na way, 'di ba? Na mauna yung magulang. Mm-hmm. So dahil alam natin na iniisip natin na ganun, yung teaching them to be independent and productive is a great thing. Mas correct. Extra challenging nga lang kasi may autism. Mm-hmm. Pero ang good thing naman dito, ikaw na din na nagsabi, Amelia, hindi naman siya bago sa Pilipinas. Correct. Hindi bago ang mga bagay na ito. So ibig sabihin, you can ask for help. Mm-mm. Pwedeng humingi ng tulong. Ako naniniwala ako ng bawat magulang may kanya-kanyang struggle with sa their true. Kids. Sa true. Diba? Iba't iba tayo ng kweto, but on this particular story, it's autism. When we speak of struggle, diba, sa mga anak natin, nakakatuwang makarinig ng mga kwento ng mga magulang na kung paano nila nasusurvive yung kakulitan ng mga anak nila. That particular kind of story, struggle yun sa mga anak, sa mga magulang eh. Teka, paano ko ba i-manage yung kakulitan ng mga anak ko? Correct. Diba? Yung simpleng kwento na kung kailan kami kausap na tao, saka mangungulit yung anak mo. Mm-hmm. Saka siya kukuhit ng kukuhit sa'yo. Diba? Minsan, struggle yun para sa mga magulang. We're just giving you simple examples. Mm-hmm. Pero pag nalaman mo yung strategies ng mga magulang, kung paano na-handle yung mga ganyang klase ng anong tawag dito, behavior ng kanilang mga anak, bibilib ka, ay ang galing, no? Nasaway niya yung mga anak niya. Mm-hmm. 'Di ba? Ay ang galing na napatigil niya yung anak niya sa pag-iyak sa public sa loob ng mall. That simple stories kinabibiligban po yan ng maraming tao. Mm-hmm. Baka lang hindi alam ng mga magulang. Mm-hmm. Sobrang saludo ako sa mga magulang na kayang i-handle lang mabuti ang kanilang mga anak. Mm-hmm. Mahirap po 'yun, ha, mahirap 'yun. Lahat hindi naiintindihan 'yon. Pero the moment na ma-handle mo 'yan, saludo po kami. And that mm-hmm.
that being said, in your case, Miss Amelia, mas mabigat tong example na nangyayari sa iyo at na-handle mo siya ng maayos. Tama. And with that, we adore your mindset, tama yung binanggit mo, partner. We adore your bravery. Correct. Mahirap i-handle yung case mo. Tama. Diba? At sobrang saludo kami sa nangyayari sa iyo ngayon. Mm-mm. Yung katapangan mo, yung mindset na meron ka, sige, ipagpatuloy mo lang yun. And para sa amin na narinig itong kwento mo, diba? Inspirasyon to sa amin. Kung kinakaya nga ni Amelia, kami pa ba yung kakulitan lang ng anak ang problema namin? Correct. Diba? Yung pag-iyak lang sa loob ng mall yung problema namin, eh, ikaw pa kaya? Tama. Diba? So, it's a daily struggle. Yes. At hindi lang daily, nightly. Day and night, 24/7. Yes. Oo. So, saludo kami sa'yo. At sa lahat ng mga magulang na ganyan ang ganyang klase ng sitwasyon, correct. Saludo po kami sa inyo. Wag kayong panghihinaan ng loob. Tama. Diba? Kasi, ibinigay yung anak nyo na yan sa inyo. Mm-mm. Kasi meron kang capacity to do it, yes. Capacity to handle, maging confident ka doon and be thankful for that gift that sa'yo binigay yan, yung very special child or children na yan. Correct. Diba? So, saludo po kami sa inyo. Correct. Yung sinasabi natin kanina, partner, asking for help, maganda din naman na, di ba yung sinabi niya na, she learned a painful truth na no matter how many yung mga kamag-anak at mga kaibigan, minsan kapag dating ng panahon ng struggles, 'di ba, nabibilang mo na lang sila. Pero ako masasabi ko, partner, you can never go wrong with the grandparents. Feeling ko aalala ko lang kung gaano ka spoiler ang mga grandparents, eh. Di ba may ganon? Minsan alam mo ako, kita ko to sa kids ko, na kapag kaalam nilang pupuntahan yung lola, saya-saya talaga nila. What? Lola's coming? What? Ganon. Wala na kasi yung lolo, sa makabilang buhay na, di ba? Pero kung nandiyo, tayo. Lolo's here. Lola's here. Nasasakyan kasama natin. Alam naman, teggy boom na ang kanilang lolo noong 2019, di ba? Pero, di ba, may ganon, yes, eh. Yes. So, if you think, Amelia, na baka wala naman talagang tutulong, you can go to your own mom. Yes. You can go to your own dad. Hopefully, they're still alive. Hindi namin alam kung ano yung kwento, di ba? But they can never turn back their backs on you. Di ba? Ang dami ko na narinig na kwento tungkol sa mga grandparents, sa mga lolo at lola, hindi mahindian yung mga apo. Oh, mas, diba? Mas sinabi mo, mas spoiler pa sila kaysa, yes, sa mga nanay at tatay. Correct. Talaga. Kung yung nanay at tatay, no. Pag ang lambing ay kinors through sa lolo't lola, nako, wala na yung pagnonong ng magulang. Oh, sira na yung balina. Balina. Nabilan, yung policy sa bahay. Correct. Nabilan na ng laruan. Nabilan na ng candy. Pinag-cellphone na. Totoo yun, diba? Na. So, wala lang. Just a reminder, I'm sure you know it, Amelia, na hindi naman totally nagsialisan yung mga tao. Talagang, yun naman talaga ang painful truth. Ako, I've learned that also na pagdating sa struggles, pagdating sa mga issues in life, mga mababigat na problema, yung 500 na guest mo sa kasal mo, 200 guest mo sa kasal mo, 'di ba? Hindi lahat 'yan nandiyan. May matitira diyan na dalawa. Swerte mo kung may mga 10, 'di ba? Kaya nga 'di ba habang tumatanda ka, mas kumukonte yung circle of friends, mas lumilit yung circle of friends. Bakit? Kasi nauna, may mga iba nauuna na talaga. Nauuna na talaga sila, 'di ba? Kinukuha na sila ng Lord. Pangalawa, nare-realize mo may mga toxic kang taong hindi mo kailangan. Tsaka may mga taong hindi talaga, they're not there for the, you know, to be with you through thick and thin. Doon lang sila sa mga happy parts. Yes, pero doon sa mga struggle, seasonal friends, yes, diba? So tama yan, gets namin yan. Pero just a reminder, your own parents, yung lolo't lola ng mga anak mo, yan, sa tingin ko hindi yan tatalikod. Totoo. Dahil sa ikaw lumaki ka sa lola, yes, partner. Yes, kaya nga sabihin ko, meron tayong tinatawag ng mga lola's boy, lolo's girl. Correct. Diba? Nabiglang na nariwa sa akin yung ano, kung paano ako inalagaan ng lolo at lola ko. Mm-hmm. Yung tipong magparinig lang ako ng konti, ibibigay niya talaga, diba, lahat. First time ko nakapagsuot ng ternong damit. Mm-hmm. Because of my lolo. Oh. Diba? Hindi ako binili ng ka binili ng nanay mo. Oh, ayaw niya. Kunyari, ang afford lang kasi ng nanay ko, kunyari, puruntong lang. That time, uso kasi so yun. So, shorts pa lang. Tapos, sige, ano na lang, sa Pasko na lang yung damit. Mm-mm. Diba? Pag Pasko, bibili ka ng bagong damit, pero lumang shorts mo. Oo, kasi nauna na yung puruntong. Ganun. O kaya, bibili ka ng bagong sapatos, pero lumang yung damit mo. Mm-mm. Pero, first time ko makareceive ng ternong damit galing sa lolo ko. Mm-mm. Diba? Yun yung ano, na parang, oy,
ang galing naman ng lolo ko. Diba? Sa dinami-dami ng apo mo, ako pa yung binigyan mo nito. Diba? Oh. Ibang magparamdam ang mga lolo at lola natin kung gaano ka-special tayo. Correct. Diba? So yung feeling na, ay, parehong blue yung t-shirt ko tsaka damit ko. Mm-hmm. Diba? Thank you, lolo. Diba? Mga ganun, parang pag-iisipin mo dito, ay, napakaswerte ko naman sa lolo ko o kaya sa lola ko. Mm-hmm. Diba? Kaya kung may lolo ko ngayon, kung may lola ka ngayon, nako, dyan na kayo, mo na. At saka dyan na kayo humingi. Hindi yan makatatanggi. Magbigay. Tama. Magparamdam sa mga apo nila. True. Kung gaano tayo ka-espesyal. Kaya tsaka ano, kapag ka, if it's something related to their grandkids, hindi sila hihindi eh. Pansinin nyo yan. Halimbawa, walang magbabantay sa mga anak. O diba? Mami Amelia, I'm sure na-experience mo na to. Kaya habang nabubuhay pa yung mga magulang mo, yung mga lolo't lola ng mga kids mo, i-ano mo, i-maximize mo yung kanilang pagiging grandparents. Kasi talagang ano sila, mga spoilers at pwede mo lambingin. Pansinin ninyo ha, maraming relate talaga dito na kapag ka kailangan ng bantay ng mga kids, kasi kunyari magde-date kayo mag-asawa or meron kayong pupuntahan na importante na hindi pwede yung mga bata, ang una ninyong hahanapin, 'di ba, mama at papa ninyo, yung mga yung mga lolo't lola ng mga anak ninyo, tapos hindi sila hihindi. Tsaka ang alam ko yung mga lolo't lola, ma-excite pa yan na ano, partner na habilinan ng kanilang mga apo. Correct, meron akong friend na ganyan na lola na siya. Medyo bata lang siya naging lola. Kasi medyo batang naglandian yung mga tao sa pamilya nila. So medyo bata siya naging lola. Pero grabe, kapag ka iniiwan sa kanya yung mga bagets, no matter how rowdy, ibig sabihin kung unruly. kahit na sobrang, you know, babalik ta rin yung bahay, excited na excited siya. May mga plano na talaga siya, dito magpapadeliver ng pagkain, dito pupunta sa ganitong mall, di ba? May mga ganon. So, wala lang, bottom line lang din na, Mami Amelia, you can ask for help from people who are very, very close to your heart. Kasi, naniniwala ako na nakakaramdam lang talaga tayo ng mga ganitong pagpapanik, pagod tayo. Kasi pag hindi naman tayo pagod, di ba, kaya natin lahat. Diba? Kaya ko to. I'm a strong woman. I'm a strong person. I'm a strong man. Pero kapag ka nandun ka na sa sukdulan, diba, magigive, ano din eh, yung katawan mo magigive up, yung spirito mo magigive up, feeling mo hihiwalay na yung kaluluwa mo sa katawan lupa mo, diba? Feeling mo pumapangit ka na. Naku, kapag ka ganyan pumapangit na, naku, indikasyon yan, kailangan mo na ng help. De, pero yun. Bottom line na, you are very special, Mommy Amelia. We're very happy that you shared this with us. We adore you. Yes, we admire you. And isang pagpapaalala po that we really have to be kind. Alam mo, lagi namin sinestress ito ni partner na maging mabait po tayo kasi hindi po natin alam yung laban. Diba? Ng bawat tao. Baka mamaya meron kang binabash lagi, chinichismis lagi, ganyan. Pero hindi mo alam na yung ginagawa mo dun sa taong yan, yung taong yan, antindi pala ng problema. Hindi lang niya kinikwento, dalawa pala yung anak na may autism. Hindi niya lang kinikwento, ang gulo pala sa loob ng household nila. Diba? Tapos, naging masama ka pa sa kanya. Let's be extra sensitive. Kasi again, may laban sila na hindi mo alam. Totoo, maging sensitibo ka naman. So, yes. So, in this case, kailangan talaga natin maging mabait, di ba? Saka kahit kanino man sa mga tao nakakausap natin. Let's be good. Let's practice kindness. Remember, correct, kindness is free. Tama. Hindi ka gagastos ng 10 piso dyan para maging mabait. Sa true. Pag may nagbenta sa'yo ng kindness, tanga ka. Maniwala ka. At kailangan mo ding ma-determine yun. Diba? Yung kabaitan at katangahan. O, diba? Ganun. Oo. Yung katangahan din kasi free din eh. Baka malito ka lang. Oo. Libre din yung pagiging syunga, partner. Ganun. So, basbigyan natin ng diin talaga yung kabaitan. Yes. Diba? Gawa ka ng kabutihan araw-araw. Ngayong araw na ito. Tama. Diba? Ano yung kabutihan gagawin mo? Alam mo, actually, partner, sa totoo lang, hindi naman talaga madaling maging mabait. Diba? Kahit pero libre ito. Kahit libre, 'di ba? Hindi siya madaling maging mabait kasi mas masarap chumismis. 'Di ba? Totoo naman. Mas masarap sabihin, ay talaga naman kasi ganyan 'yan. Naku, kaya pala mayabang kasi ganito, 'di ba? Mas masarap siyang gawin eh. Mm-hmm. Yung everyday nakaka-receive ako ng email galing sa God's Minute. So kung interesado kayo doon, may nag-invite lang din sa akin eh. So kapag meron tong mga Bible verses, mga explanation, yung mga ganun, kung gusto nyo po, i-PM nyo po ako para i-add ko kayo doon sa mailing list nila. Para kunin ko yung email ninyo, i-add ko kayo sa mailing list. Anyway, kaninang umaga, yun yung parang yung God's Minute
yun yung parang ganito yung papunta yung usapan na ang hirap talagang maging mabait, pero kailangan talaga may ano kayo, may pagtawag sa Diyos na Lord, tulungan mo ako maging mabait. Kasi 'di ba, ang dali kasi talagang maging mayabang, ang dali maging maingitin, lahat ng mga negative na traits, 'di ba, mahirap, 'di ba, pero tulungan mo po ako, 'di ba, na ano, na maging mabuting tao. Kasi sa totoo lang, sa true lalu at walang halong eklavu, 'di ba, uulitin lang po namin, may mga struggles yung bawat tao na hindi po natin alam, and they're doing their very best to keep it together. Ibig sabihin, nag-effort po sila, 'di ba, para maging okay lang sila, tapos aanuhin mo lang, diba? Chismisin mo lang. Totoo. O kaya sasabihan mo lang ng hindi maganda. Hayuf? Hayuf ka? Diba? Nung isang araw, nagsimba kami mag-asawa. May nakita kami isang pamilya. Tapos, mukha silang talagang, yung mukha silang na, mukha silang marangya. Mm-mm. Ganyan. Tinitingnan namin yung mga ganyan kasi yan yung mga fin-frenny namin. Ay, pwede to. Pwede maging kaibigan to. Mapapakinabangan. May hita ako dito. Teka nga. May pakinabang dito eh. O, mabilis lang tong kwentong to. Tapos, makikita mo naman yun eh. Diba? Makikita mo naman yung, alam nyo naman yun, parang sa school pa lang, alam mo kung sino mayaman. Sa mga gamit, sa kutis, ganon. So, yung obviously they were okay. Okay silang pamilya. Tapos ang isa naming na-notice ng sabay ng asawa ko, nasa harapan namin kasi sila eh, is that yung isa nilang anak, nakahawa kasi sa monoblock na chair. Tapos, nanginginig ng involuntarily. Akala namin parang inaano niya lang yung kamay niya. Pero, nanginginig siya involuntarily. Mm-hmm. So, ino-observe ko pa. Tapos maya-maya, nagtinginan kami. Tapos na nakita talaga namin na yun nga, minsan tinatry niyang i-hide, right hand niya yun, tinatry niyang i-hide, ganon. Tapos lagi lang siya nakatungo, tapos nanginginig lang siya involuntarily. So yun lang, parang actually parang parehas kami, sabay kami ng asawa ko na naiyak kami. Alam mo yun, kasi minsan akala natin sobrang okay yung isang pamilya o isang tao, hindi mo alam, meron silang laban. Mm-hmm. Diba? And I'm sure, correct. Na hindi natin may kwento alam. Yun, Parto. Hindi naman pwedeng nanginginig lang ang kamay ng walang dahilan. Right hand lang pati. Diba? Wala namang, well, may naisip akong dahilan kung bakit siya nanginginig. Pero different topic pero na po different yun. Pero different topic na po yun, diba? Ano, dito tayo sa God tayo ngayon. Oo, sa kabaitan tayo. Kabaitan wag mo tayo. Wag mong ano, i-allow. Oo, wag natin i-allow. Diba? Tingnan mo, ang daling maging bastos. Charot, pero diba? Struggling sa kabaitan. Struggle talaga ang kindness. Nakakaloka. Pero yun yung sabay naming naisip. Nagkatinginan kami, sabay kaming teary-eyed, at sabay namin naisip na talagang, no, bawat family meron talagang struggle. I'm sure yung panginginig ng kamay na yun, there has to be a story behind it. Mm-mm. And na hindi natin alam. So, di ba, yung mga ganun, so maging mabuti po tayo, mga kabisyo. Okay, Docs? Correct. Be kind, di ba, sa ating mga salita at sa ating mga ginagawa. So true. Yan. Be good. Correct. Salamat, mga kabisyo, sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. At kung ikaw meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Hyala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!